Mga hugot lines. Yeah. First question. Saan ako titingin? Pwede sa boat. Saan? So, since it's this is your first movie na ikaw talaga yung nag-direct po, di ba? Oo. So, yung experience mo po, like, how does it feel seeing your masterpiece after all the sacrifices that you poured over this project? Extremely satisfied. Yun ang masasabi ko. Hindi ko ma-imagine before kung paano magiging pakiramdam ko or kung ano yung magiging itsura niya nung iniisip ko pa lang. So finally, iniisip ko, naisulat ko, hindi ko ini-imagine ko naman ngayon kung ano magiging itsura niya sa screen. Nung na-shoot na namin, hindi ko naman ma-imagine kung ano magiging itsura niya pagka nagkasunod-sunod na at na-view na ng maraming tao sa isang malaking screen. So at this point, ako personally, nakita ko na siya. Kailangan kong gawin yun. And ako na satisfied, extremely satisfied. And makukumpleto yung satisfaction ko pagka napanood na ng marami na. Which I'm hoping mangyari talaga. Kasi napaka-special nitong project na to. Hindi lang yung, hindi lang dahil first directorial job ko siya o dahil first venture namin ng mic test entertainment dito sa pagpo-produce ng pelikula. Kundi yung storya talaga. Sinulat ko talaga siya with the audience in mind. As I've said, dun sa vlog ko, kilala ko na yung audience ko na pito. Kilala ko na yung bubblegum audience ko. Ngayon, ang gusto kong makilala is yung movie-going public na talagang magbabayad ng pera nila na pinag-ipunan para mailagay yung sarili nila sa istorya ng isang tao na makikilala lang nila sa pelikula. So, yun yung gusto kong maramdaman. Can you invite the viewers po to watch your movie? No. Sige na, ma. Sige na. July 24, Wednesday, napaka-importanteng pecha po sa akin yan. Yan po ang release ng Family History. Showing na po siya ng July 24. And kasama po niya si Don Zulueta, si Miguel Tan Felix, si Bianca Umali, Paolo Contis, John Estrada, may special participation po ni Eugene Domingo at ni Dick Dong Dantes. Isa pong napakagandang pelikula na pampamilya, punong-puno po ng emosyon. Ito parang roller coaster. Sumakay ka ng roller coaster ng saya, lungkot, galit, at pagpapatawad. Sama-sama po yan dito sa pelikulang to. And I hope na hindi nyo lang isang beses mapanood dahil ano to, maraming layers yung movie. Na pag pinanood mo na isang beses, may enjoy mo lang siya. Pero pag pinanood mo na pangalawang beses, mas ma-appreciate mo siya. Every time napapanoodin ko siya or ng ibang tao, ang daming nare-reveal sa kanila na, uy, kaya pala ganun yung sinabi niya. Kaya pala ganun yung hugot niya dahil ganito. Dahil, and sana ma-appreciate niyo. Feel free na sabihin niyo sa akin kung ano yung naramdaman niyo, what you talk feedback about the movie. O yung feedback, importante sa akin. Siyempre, gusto ko rin matuto pa, mas matuto pa dito sa project na to. Yung mga hindi tama na magagawa ko dito sa pelikulang to o nagawa, maaari nating itama next time. Pero yung magaganda, pwede pa nating i-cultivate, pwede pa nating mas pabonggang. So, will you consider making a movie focusing on the life of Cebuanos po, knowing that we have a lot of fans? I would like to learn the language first kasi hindi, ang daming actually, naiingit ako sa Cebu dahil ang dami talaga pwedeng gawing kwento. Kaya siguro ang yung news team ng GMA, yung mga soap na ginagawa nila, di ba madalas nandito, di ba? Yung Inday will always love you. Tapos, extra. Meron pa ngayon, di ba, may gagawin silang bago na kasama si Ken Chan at saka yun ang alam ko meron gano'n yung meron bias kasi parang ang niya ang wordplay niya is one of the guys. One of the guys ang tunog. So okay. Dapat ang one of the boys. One of the boys pero parang bay. Bisaya. Boys. May question. My question. Ano girl? Ano? Sobrang naman. Pinanood ko how is that mga press con with this movie. Oh yeah, thank you. Gusto ko ipanong
bakit took you this long to create this one, the movie, uh-huh. the adventuresome movie? Uh-huh. Tapos yung pangalawa, ano yung start ng design mo? Ano yung conception mo? Pag-envision mo na gagawa ka ng pelikula with you writing, uh-huh. with you directing, and starring? Unahin ko yung pangalawang question mo kasi matagal na yun eh. Matagal na yung desire ko to create, to actually be a filmmaker na involved sa lahat. Matagal na yun. Kasi there are times na na-frustrate ako dati. Like yung mga pelikula ko dati na ginagawa na minsan ako, kornihan ako. Na parang sana ako na lang nagsulat. Sana ako na lang nag-direct. Yun yung frustration. At saka yun yung intention talaga na noon pa. Ngayon, yung first question mo, bakit ngayon lang? Feeling ko kasi, ngayon lang ako nag-mature sa entertainment when it comes to learning about the craft. And on top of that, ngayon lang ako nagkamal, nakaipon ng ganitong halaga at nagkaroon ng lakas ng loob para maging financially stable enough to co-produce. Yeah, hindi pa produce, ha? Co-produce pa lang. Kasi feeling ko hindi pa handa. Malaking venture talaga yung isang pelikula. So ngayon pa lang ako naging financially at mentally mature sa paggawa ng pelikula. Kaya ako dito. May question pa. Ang dami mo naman ko. Oras na mag-bocho. Sige na ka. Yung song naman, ba't yan mo? Ba't yan mo? Nabuo na yung pelikula bago mo ginawa yung kanta. Tama. So, meron na akong idea. Ay, salamat. Hindi kasi ang ganda ng guitar. Tama. Iba yung feeling. Trailer din. Parang may ano ka talaga. Alam mo, alam mo na hardware. Kung nagustuhan mo yung kanta na narinig mo pala sa trailer o kaya pag kinakanta nila Miguel, antay mo yung pelikula. Oh, alam mo, yes. Kasi makaswa. Tsaka ang laki ng role ng kanta doon sa pelikula. Kaya to the point niya na tama siya eh. Meron na akong konsepto ng kanta. Alam ko na yung title na ba't yanon. Pero hindi pa buo yung lyrics. So, nagawa ko na yung script, hindi pa buo yung lyrics. Finally, nung nabuo ko yung lyrics ng kanta, tinitingnan ko sa script, parang walang ganitong linya. So, kailangan kong maikabit ito sa script. Ni-revise ko yung script. Binago ko pa. Pero kasi yung simple lang nun, ha? Pero alam mo, pagkakaano na ako yun, may ano talaga sa puso. Oo nga, kasi maraming mga tao ang may ganyan. Merong familiar yung tunog, familiar yung chords, familiar yung melody, even yung lyrics. So pagka na-hit mo yung chord na yon sa isang tao, sa puso ng isang tao, more often than not, magkakaroon siya ng reaction, magkakaroon ng epekto sa kanya. So, iba-iba ang epekto niya sa iba-ibang tao. Like, siguro sa inyo, hindi masyado, pero nakita niyo siya, di ba? Oo. Tapos yung vocals pa ni Miguel. Hindi naman kailangan ng super singer. Hindi talaga. Oh. Alam mo na swak talaga siya. Kasi napanood ko yung singer. Medyo nai-insecure nga si Miguel. Medyo nai-insecure si Miguel nung una namin sinabi, nakakanta siya. Kinakabahan siya. Sabi niya, hindi mo kasi ako makakanta. Sabi ko, hindi yun ang point. Ang point dito, yung character mo, hindi naman talaga ganun kagaling. So, bagay na bagay ka. Kasi hindi ka naman talaga ganun kagaling. Pero hindi, totoo naman. Tutu character naman. And your daughter also? Ay, thank you. Yung daughter po'y kumanta rin naman. Ayoko na? Oo. Well, makikita nyo rin yun. Maririnig nyo rin dun sa movie. Sa movie. Gagamitin namin. Kasi, nanghinayang ako dun sa ano eh, song, yung Ayoko Na. Ginamit namin to sa Pepito Manaloto. Nung nag-break, si Jake Vargas at si Julian. Si Chito at si Niki. Chiniki. Ano yun? Parang Valentine's Day ata. Ginawa namin. At lakas ng impact ng song, ang daming na-appreciate na parang sayang naman ang ganda na lang nagamit. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung song na yun pag nagkabalikan sila. Kasi diba parang hindi bagay. So, parang sayang gamitin natin sa movie. Nakahanap kami ng window and yung pwesto niya, yung placing niya, bagay na bagay sa eksena.
isa siguro to doon sa mga eksenang tatamaan kayo. Lalo ikaw. Sabi sa'yo. Maganda ka pa kanina ng maraming tissue. Depende. Kung gusto nyo malinis ang apat. De, pero dapat may katabi kayo. May kasama kayong pagnanood. Kasi para, mga pakunti-unti ng giveaway. Meron. Pero hindi mo talaga maano. Hindi. Hindi yung pre-order sa'yo. Alam mo, hindi nga lang 1/4. Parang 1/8 lang nung ano yan eh, ng pelikula. Kung nag-i-enjoy kayo dun sa, lalo yung eksena ni, ano, ni Ding Dong. Yung nag-uusap mo kayo, tapos yung nagano'n yun. Ang doktor, oo, eh, si Dr. Negas. Oh, ayun, ano yun? Ganun yung flavor nung buong pelikula. Eh, so, super creative naman yung mga teaser din. Ay, salamat. Super ganda din naman yung traditional din. Oo. Tapos kailin yung pa. Kaya alam na Bitoy na Bitoy talaga. Ano kasi, isa sa mga kinaiinisan ko, ha, eh yung mga trailer na pag pinanood mo, parang napanood mo na yung pelikula. So, eto, sabihin ko sa inyo, ginagarantiyahan ko sa inyo na hindi mo maiisip na, hindi mo maulaan ang takbo ng story. Dahil lang dun sa trailer. At saka naiinis din ako dun sa mga nagko-comment na pagka natapos nila panoorin yung pelikula, na parang mas maganda pa yung trailer kaya sa pelikula. Ayoko yung gano'n kasi hindi mo nasulit yung binayad mo sa sinihan. Lalo itong pelikula na to, 2 hours to. Family History is 2 hours. Two hours. And I'm telling you, every second, sulit. So, when I watch the trailer po, yung full trailer po, I think... hindi, parang yung hinihit talaga ng movie kasi yung mga infidel, yeah, yung tama. Mga may kabit. Then, tama. Tinatouch din nila yung mga tao na may sakit. So, maraming scope talaga yung infidelity movie. May tinatouch din na ibang tao yun. Di ba may tinatouch siya? Tinatouch ako. Ano ka ba? Bagal na gawin. Pagka mga touch-touch. May mensahe po ba kayo sa mga may kapit? Sa mga infidel po? Don't do it. Be loyal, like me. So, hindi po talaga to based on experience? Hindi, oo. Para itong yung Pepito Manaloto. Eh. Pepito Manaloto, subtitle niya, Tunay na Kwento. Kaya ganun yun. Yung mga storya namin sa Pepito Manaloto, galing talaga sa totoong kwento ng mga writers, ng mga kamag-anak nila, kamag-anak namin, mga kaibigan namin, magulang namin, ganyan. Yun yung in-apply namin na technique dito sa family history. So, nag-research kami tungkol sa iba't ibang sakit at yung experiences ng mga taong nagkasakit at yung mga kamag-anak ng mga nagkasakit at yung mga iniwan ng mga nagkasakit at yung mga nakalagpas doon sa sakit na yun. Mm. So, yun yung mga storya na yun na pinagtahi-tahi namin, ginawa namin, nabuo namin yung family history. Will you ever welcome suggestions on a specific storyline for a future movie po? Yes, of course. So, kaya nga namin ginawa ito. Kaya namin binuksan yung Mic Test Entertainment. This is to open the gates sa lahat ng possibility ng collaboration. Hindi lang ng mga writers, kundi mga directors, hindi lang ng mga artista, kundi pati mga network. So where do we reach out if ever we would like to share any of our ideas to you? GMA. GMA. Oo. I actually have a very nice story in mind, but... Sabi mo. In mind lang, sa akin po. We'll see. Oh, alam mo, we're open to that. And I think a lot... Itong industriya mismo needs a lot of new ideas and new stories, new ways of presenting mga... Yan, yung mga natatagong ideas. Kasi yung talent ngayon ng mga kabataan, yung talent ng mga millennials, hindi mo naman tatawaran. I mean, kahit ako, matagal na ako sa industriya, napapanganga pa rin ako, napapahanga pa rin ako ng mga amateur na mga YouTubers na nagpo-post ng mga kung ano-anong piece nila. Minsan, kumakat na sila, minsan sumasayaw, minsan gumagawa ng short film, and ako na amazed, blown away na ako, na parang naisipan nila yon. Parang feeling ko, nakakaingit na parang, sana ako makaisip ko ng gano'n. Hindi naubusan ng talent ito ang mga Pilipino. Does mic test belong to you po? Yes, sa amin na yung misis. Matagal na yung ano yun. Since 2007 pa yung company namin. Naghahanap lang kami ng magandang project na i-produce. And turns out, itong family history, parang talaga ito yung inihintay na. Kasi kami pa din ng GMA Pictures. Tama. Oo. Thank you po. Maganda din yun. Oo, magandang pampabida yun. Eh, diba? Kailangan din kasi yeah. Oh.
film. Tama. Hindi nga lang sana as artista. Kasi marami pang aspeto yung filmmaking. Like ako, ito yung pinapakita ko sa kanila. Itong mga artista na to, pwede kayong magsulat. Pwede kayong mag-direct. Pwede kayong mag-compose ng kanta para sa isang pelikula o sa isang TV show. Oh, like si Bitoy, kaya bilib na bilib ako dyan. Kasi ano yun, creative mind din yan. Hindi lang siya writer, songwriter din. Tapos ngayon, nagsascore pa ng pelikula. Alam mo, pagka imaginein mo ang lahat ng cast ng Bubblegum kagaya ni Bitoy, edi isang generation na naman yan na pwedeng bumuhay sa isang buong. Yun yung ano ko. Yun yung aspiration ko para sa industry. Okay, sige. Ang top one ko, si Mr. Asim. Ang top two ko, si Bonggang. Tapos ang number 3 ko, si Tatalit. So, yung tatlong yun, posibleng magkaroon ng pelikula lahat. Ay, Tatalino. Nasa number 4 na yun. May totoong si, tao ba pinagalingan nito? Meron. Oo, marami. Actually, well, personal na kilala ko. Pero, hindi nakilala ng ibang tao. Pero, si Erlin. Yung Vietnam yata ang paborito. Paborito ko siya kasi napaka-fragile pero napakalaki ng dito. Nakaka-relate ka dito. Sir Bitoy, share po yung mga social media accounts mo. Ano nga ba? YouTube, hashtag Bitoy Story, Instagram, Michael Bitoy, Twitter, Michael Bitoy GMA, and Facebook, ano nga Facebook ko? Michael B. Bitoy Story. Thank you po. Ayun, doon tayo.